Magandang umaga mga kapulgar at mga ka-hashtag celebrity BTS. Pasensya na po kayo at medyo na-late po kami sa aming FB Live ngayon dahil sa technical difficulties. Anyway, kasama ko pa rin po ang at mga resident numerologists and astrologists dito sa Bulgar na sina Senyor Sotes Magnus at Maestro Noriong at ang inyong pong lingkod at ang Janice para sa hashtag celebrity BTS. For today, itutuloy po natin yung mga kapalaran ng mga celebrities na babasahin nila for 2020. Pero bago po yan, pabatiin po muna natin ang ating mga guests. Hello, magandang araw po. Ako po si Senyor Socrates Magnus, ang may kolom na karunungan lihim, panaginip salamin ng buhay at daily horoscope. Si Maestro Honorio Ong. Magandang araw po sa ating mga taga-subaybay ng Celebrity BTS at ganun din po sa mga taga-subaybay natin sa Pahayagang Bulgar. Narito na naman po kami muli sa ikalimang pagkakataon upang i-analyze ang mga kapalaran ng mga pangunahing artista sa ating bansa. Ayan. So episode 5 na po, actually last 2 episodes na po natin ito para po sa prediction sa mga kapalaran ng ating mga local celebrities. After this po, magkakaroon po ng magiging celebrity talk show na po ang hashtag celebrity BTS, kaya abangan nyo din po yun. So ngayon po, unahin na po natin sa mga fans ni na Catherine Bernardo and Daniel Padilla, katulad po ng pinramis namin last week. Ihahatid po ni na Maestro and Senior kung ano po yung mga nakikita nilang mangyayari sa personal life and career ni na Catherine at Daniel. Okay, si Catherine po ay pinanganak noong March 26, 1996, so year of the rat siya. At si Daniel naman po ay April 26, 1995 na peak. So ano po ang una po sa career ni na Catherine at Daniel? Gusto niyo po muna unahin si Catherine or Daniel or sabay na sila? Si Catherine Bernardo po ay nasa zodiac sign na Aries. At ang kanyang destiny number ay 9. Kasi po ang birthday niya, March 26, 1996. Ang mga nasa Aries po ay more on material things. Kaya po siya ang nasa isip niya, kahit showbiz yung kanyang larangan, ay papaano yumaman ang sobrang yaman. Kasi po ang Aries, pinag-aharian ni Marte. Ang Diyos-Diyos yan ng mga material things. Kaya ang leaning niya ng mga pinag-aharian ng Marte at ni Aries ay gain through material things. Kaya bagamat partner sila, love, makikita natin dito si Daniel Padilla nasa destiny number 9 naman, pero nasa zodiac sign na Taurus. Pareho sila, no, Senyor, kung mapapansin natin, pareho sila ng destiny number na number 9. Oo, pero ang pagkakaiba nila, nasa Taurus si Daniel. Okay. Ang Taurus po, yung sinabi ni Mason sa nakaraan, family love. Kaya sa kombinasyon ng love partner nila, more or less, si Daniel Padilla ay nag-iisip na mag-partner na sila o mag-asawa na sila. Ha? May ganyan na ba? Kasi nag-iisip pa lang. Yung kasi ang kanyang leaning eh, family life, family. Siya po ay gusto niya ang buhay niya, maayos na pamilya. Samantala to si Kathleen. Family-oriented. Oo, hindi naman nakikita dahil mas gandang ang nakikita natin sa kanila sa mga commercial pelikula. Pero material things ang build-up nun eh. Ibig sabihin, mas priority niya ang kanyang career. Oo. Love dahil po dito, hindi man si Catherine Bernardo, ang lahat ng nasa Aries at ang mga taong 9 bilang paglilingkod na sa inyo, kamukha ko ni Senior Socrates at ng aming diyaring Bulgar, ito po yung nababasa niyo madalas sa aming column na maaaring abutin ng mga taong 9 at nasa Aries. Ang tawag po dito, the wisdom of the pool. Ibig sabihin po, siya po yung taong puro karirang inuna. Puro karirang inuna, kinalimutan ng ibang bagay. Family, love life, lahat, iba pa. Sa bandang uli, napakatagumpay ng karir niya kasi career-oriented. Mataas ang inabot niya sa buhay. Kaya lang, nakita niya, malungkot pala ang tagumpay. Nag-iisa siya ron. Huli na. Kasi kung babae, ang womanhood kailangan magkaroon ng anak. Kung ipagpapatuloy at hindi magigising sa katotohanan ang mga kamukha ni Catherine at saka ng taong 9 at ng Aries, baka late na.
Well, hindi sila magkaanak pero tagumpay sila sa karir. Dahil po dito, pinapayuhan, kahit hindi naman gaano ang aspeto ng love, mag-asawa na ang mga babaeng nasa taong, mga taong 9 at aris. Dahil ang completeness ng womanhood ay ang pagkakaroon ng asawa at ng anak. Kasi yung the wisdom of the pool, may iisip niyo sa bandang uli, walang silbi, walang halaga ang tagumpay. Kung hindi makakamit ng babae, kung hindi magaganap sa kanya, ang true meaning of womanhood, ang pagkakaroon ng anak. Ito naman si Daniel Fernan Padilla. Ang totoo nito, kapag nakita niyang okay na ang kanyang kinabukasan, pwede na siya mag-asawa anumang oras. Hindi naman mahalaga talaga dito yung showbiz. Kasi ang kanyang iniisip, family. Kung siya mag-girlfriend, magmamahal, ang mga nasa Taurus, ang unang panatunan, kaya ako nagmamahal, kailangan kong bumuo ng pamilya. Kaya nga, mapalad ang may girlfriend, asawa, o karelasyon na nasa zodiac sign na Taurus. Kasi sila po talaga ang inirekomenda. Kung ang gusto mo lang ay magkaroon ng magandang pamilya, Taurus ang mahalin mo o hanapin mong kapartner. So, ganun yung po. Mga taong responsible na ang iniisip nila yung future talaga family. Ng family nila. Parang sa nababasa nyo, maestro, compatible ba yung zodiac sign and numerology ni na Catherine and Daniel knowing na pareho silang number 9, pero sabi nga ni Senyor, si Catherine, more on career ang kanyang priority. Tapos si Daniel, love life. So, compatible ba sila? Ulitin lang natin, ang birthday ni Catherine Bernardo ay March 26, 1996. Ang zodiac sign ng March 26, 1996 ay Aries. Ang birth date, dahil 26, 2 plus 6, 8. Pag pinag-add naman natin ang March 26, 1996, 3 plus 26 plus 1996, 2025. Mm-hmm. 20 plus 25, 45. Kaya may destiny number si Catherine na 9. Paano naman yung kay Daniel Padilla? Siya naman ay isinilang noong April 26, 1995. Siya ay nasa zodiac sign na Taurus. Kapag pinag-aralan natin ang astrology, mapapansin mo ang Aries ay isang fire-type sign, habang ang Taurus ay isang earth-type sign. Sa biglang tingin, hindi magkakompatible ang fire at ang... Kung yung elements nila ang titingnan. Oo. Ha? Fire and Taurus, earth. Pero mayroon isa pang rules sa compatibility na ang kapitbahay mo ay siguradong magiging kakompatible mo. Bagamat hindi isinulat sa libro, sa aktual na katotohanan, lalo na sa Pilipinas, ang magkakapitbahay ay nagiging magkakaibigan. Lalo na sa kulturang mga Pilipino, nagbibigayan ng ulam, ganun. Sa love life ay ganun din. Kapag ka ang kapitbahay mong zodiac sign, 100% makakakompatible mo. Halimbawa nga, ang Aries at Taurus ay magkapitbahay na zodiac sign. Kaya maitatanong mo, bakit nagkaroon ng relasyon si Catherine at Daniel samantalang hindi compatible ang Aries at Taurus sa biglang tingin. Pero kapag malawak na ang alam mo sa astrolohiya, hindi ka magtataka na ang bawat magkapitbahay na zodiac sign ay magkakompatible. Sa mga Virgo, madalas mararanasan ng mga Virgo na ang lahat ng October ay magiging kakompatible niya. 100% ko yun na napatunayan. Ganun din naman kay Catherine. Lahat ng March at April ay magkakompatible din sa tsuryang neighboring attraction. Neighboring attraction, ibig sabihin nga, magkapitbahay na zodiac sign. Malinaw na na magkakompatible sila sa tsuryang neighboring attraction. Ang susunod naman natin titingnan, magkakompatible ba sila sa numerology? Dahil ang birthday ni Catherine ay 26, ganun din ang birthday ni Daniel. Okay, diba? 1 month lang yung difference. Tama, 1 month. Sakto, no? 26. 1 month and 1 year. Very compatible sila. Dahil ang tawag naman rito, yung same feather, pluck together. Magkapareha sila ng birthday, kaya obligadong magkakompatible sila. Ang nakakatuwa sa kanilang relasyon, bukod sa magkakompatible sila sa birthday, magkakompatible din sila sa destiny number.
Makikita mo yung destiny number ni Catherine, 3 plus 26 plus 1996. Pag pinag-add-add mo yun siya, ay 2025. Ganun din yung destiny number ni Daniel Padilla, 4 plus 26 plus 1995, 2025. Ano yung 2025? Yun ang tinatawag na significant year nilang dalawa. So ano to, may malaking mangyayari sa buhay nila? Posible bang ito yun na yung... Diyan na sila, tama, diyan na sila, magbabalak ikasal, wow. At yun nga ang mangyayari. Okay, so at the age of... Si Catherine. 29 si Catherine at 30 naman si... Si Daniel. Padilla. So talagang right time for marriage. Hindi lang right time, yun ang itinakda ng tadhana. Oh. Parang kay ano, kay Sarah Hieronimo. Yung destiny number niyang 2020, ikinasal siya ng 2020. Okay, kakasal pa lang. Kasi March 14. Hindi niya na maadlangan yun. Dahil ang kapalaran ay laging nakatakda. Ganun so, din. May sumigaw ng, ay, itigil ang kasal. Baka si mami, di ba? Matutuloy tsak yun. Ganun din ditong kay Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Dahil sakto na ang 2025 ay kanilang destiny number. Hindi man kasal, maraming napakahalagang pangyayaring magaganap sa buhay nila sa taon na yun. Yun yung peak na tinatawag. Okay. Pero siyempre, katutuwa ng fans nila kung talagang kasal na dahil ngayon pangalan, gustong ikasal na sila. Pero syempre marami pa rin silang career na pwedeng mangyari sa kanila, di ba? Ngayon dahil nasagot na natin yung isang tanong na compatible ba sila, very compatible sila. At very ang significant year nga nila ay 2025. Kaya lang yung 26, katulad din ng 4, extreme yun. Yung 8, ang planeta nun ay Saturn. Kapag nanaig sa buhay nilang dalawa, yung 8, maring extreme ang maging kapalaran nila. Kaya dapat, wag nilang papanaigin. Saan galing yung 8 na number? 2 plus 6. 2 plus 6. Ah, yun sa birthday. Oo, okay, yun. Dahil ngayon, pareho silang 8. Oo, ngayon, ano ba yung kapalaran ng 8? Yun yung mga taong Saturn. Mm-hmm. Pwede rin kasama ron yung mga taong Uranus. 4. Laging extreme ang kapalaran nila. Kagulat-gulat. Ngayon, ang iniiwasan natin, dahil kagulat-gulat ang kapalaran ng 8, dapat maging positive yung kagulat-gulat na yun. Iwasan nilang magsuot ng mga kulay na itim. Oh. Para wag nilang ma-attract yung negative na dulot ng 8. So, anong lucky color naman? Dapat ang isuot nila, pula. Pula. Pero wag na wag sila magsusuot ng red at black. Dahil yun lang, yun yung extreme ng 8 na masasagap nila na ayaw nating mangyari dahil negative ang 8 o patal. So kung pag may pula, kailangan walang touch of black. Ganun, tama, walang shade of black. Ngayon yung sinasabi nating patal ang 8 o extreme, negative, dapat i-check pa rin sa guhit ng palad. Kung ang kanila namang lifeline o guhit ng buhay ay maganda, good-looking lifeline or good-looking headline, i-disregard na natin yung interpretasyon ng 8. At least, pinapaalalahan na natin sila na lagi pa rin sila mag-ingat, lalo na kung nakasuot sila ng number ng 8, itim at pula, at nakasakay sila sa sasakyan na may sumang number 4. Bakit? Sa number ba nila, parang may nakikita kayong mga nalalapit sila sa aksidente, may mga ganun ba? Ang ginagawa natin pag-aanalisa, hindi nakikita. Yun ang sinasabi ng mga number. Yun ang sinasabi ng mga planeta. Kaya karamihan sa mga patal o mga extreme na negative, nagsasakto. Halimbawa, katulad kung paano namamatay ang presidente ng Amerika. Maraming presidente ng Amerika na assassinate. Mm-hmm. Ang number ng Amerika is around 4. Every Friday, karaniwan ang doon na assassinate ang kanilang mga presidente. Mahilig ako magbasa ng kasaysayan. Kaya pag ni-research mo, maraming na-assassinate na pangulo ng US, Friday na gaganap. Ano ibig sabihin? Kapag nagsama-sama yung patal na number, araw, doon magaganap yung kagulat-gulat na pangyayari. Katulad din nung bumagsak yung aeroplano ni... Nikobo, saktong-sakto rin yung sa patal number na ipapaliwanag ni Senyor yung paano ba nagaganap ang mga aksidenteng extreme para sa mga taong may number na 8 at 4. Special lang to sa number na 8 at 4. Kung hindi ka naman nai-impluensya ng number na 8 at 4, wala kang ikakatakot sa patal or sa extreme negative.
Kaya natin pinapaliwanag ito mabuti kung ano man ang mangyari kung hindi nga iiwasan yung pagsusuot ng 8, pag iiwas sa mga sasakyang may suma number na 4 o 8, dapat iiwasan nila yun para wag mangyari yung negative extreme na number na 8 na ipapaliwanag ni Senyor yung saktong-saktong ibig sabihin ng patal. Ito ba yun, Senyor? Ibig sabihin kasi nabanggit ni Maestro, parang yung mga sasakyan na may number din 8, ibig sabihin, halimbawa, yung plate number nila may number 8, may number 4. Ano ba yung mga signos ba yan na dapat nilang ipabago? Hindi naman signos. Doon yun nakasakay sa number 8, tapos araw, Friday o Saturday. Ipapaliwanag lahat ni Senyor kung paano nagsama-sama yung negative at doon din mangyayari sa buhay mo yung negative na yun. Nakasuot ka pa ng itim at pula. Ipapaliwanag ni Senyor. Ganito po yung taong 8. Special po ito sa mga taong 8 na mga taga-subaybay natin. Kung ikaw ay pinanganak sa pechang 8, 17 at 26, tatawagin kang taong 8. Yung mga total, may total na 8. Ha? Yung mga birthday. Yung personal number birthday na tinatawag, taong 8 ka. Kung ikaw ay taong 8, pag-aralan mo yung kapalaran mo. Pagkatapos mong pag-aralan, sagutin mo yung ganitong tanong. Ang mga pangyayari ba sa buhay ko, hindi ko control? Kung nasagot mo yun ng oo, ibig sabihin, hindi mo control ang iyong kapalaran. Kung ikaw ay taong 8, more or less, magaganap sa iyo na dinig nyo kay Maestro, the fatal number 8. Ibig sabihin, hindi mo control. Pinaghaharian ka ng 8. Mahiliit ang chance ang makontrol mo ito. Dahil po dito, muli, para sa pinanganak, sa taong, sa mga pechang 8, 16 at 26, at kung magkataong pagkatapos niyong suriin ang inyong buhay, hindi mo control ang mga pangyayari. Mag-iingat po tayo sa mga pechang 8. Muli, 17 at 26. At 4, 13, 22 at 31. Ganito po ang patakaran doon sa nabanggit ni Ma'am na signos. Pero yun po, sabi nga ni Master, nagkataon. Oh, sa panahon ng zodiac sign na Taurus, ang dapat pag-ingatan ay ang pag ay ang ay may ka, sa panahon ng zodiac sign na Capricorn, Enero po ang tawag po doon, earth sign, kaya dapat mag-iwas tayo sa mga paggalaw ng mga lupa katulad ng mayong volcano at saka mga pagguho ng mga pader pagka malalaking truck, kasi yun po ang fatal na pangyayari. Ang kadinig niyo sa nakaraan, ang lahat ng bagay may numero. Ang lahat ng zodiac sign may numero. At ang mga pangyayari may numero. Yun po ay numerong 8. Pagpasok na Aquarius, ang pag-iingat. Kaya po yung mayong volcano, lupa yung vulkan yung bundok, pumutok noong Capricorn sa panahon ng Capricorn. Kasi po yun ni 8. Yung number 8 ay para sa Capricorn. Noong January, Aquarius na. Dahil air sign, ang dapat po pag-ingatan ng mga taong hindi niya control ang kanyang mga nagaganap sa kanya ay may kaugnayan sa hangin. Katulad ng pagbaksak ng eroplano ni Kobe, ni Kobe Bryant. Kasi po, hangin, air. Kaya, babaksak ang eroplano. Pagdating ng zodiac sign na Pisces, water sign. Sa mga barko, tubig. Dahil water sign po yun eh. Pagdating po ng Aries sa Marso, hindi po alam ng gobyerno yun o hindi alam sa buong mundo, pero yun po ay fire sign. Hindi man naniniwala ang gobyerno sa astrolohiya, wala siyang magagawa, kundi sundin ang batas ng astrolohiya. Fire sign ang Mars, ang Mars sa Aries, kaya tatawagin yon fire man. Hindi yung sinasadya. Hindi sinasadya. Pero fire, nakita nyo ba? Hindi naman control ng tao ng gobyerno, pero dahil yun po ay nasa astrolohiya, yun po ang fire man. Kaya mag-iingat tayo sa sunog. Pero ang fire po, hindi naman sunog lang. Muli, sa mga taong hindi niya kontrol ang kanyang buhay, mag-ingat tayo sa baril, kutsilyo, mga karahasan, kasi po ay yun ang fire element. Pagpasok ng Taurus, family oriented, yung sinasabi natin kanina, earth sign, ang pagkakagulo at paghihiwalay ng mga pamilya na maaaring mauwi sa violent death ay pinaiiwasan. Kung kontrol mo na yon, kung hindi mo kontrol ang buhay mo, nakita mo nagaganap yon, mamaya, tuloy-tuloy mo na tayo sa mga hanggang Sagittarius, ay meron namang paraan. Pagpasok ng Taurus, Gemini.
mabibilis, hangin muli, bumalik ang hangin. O mag-ingat ulit tayo sa mga elemento o mga pangyayaring may kaugnayan sa hangin. Muli, pagbaksak ng mga aeroplano. O minsan, bumaksak ang ventilador sa iyo, mga ceiling fan. Lahat ng may kaugnayan sa hangin. Kaya umiwas tayo sa mga oxygen. Dahil hangin po yun. Tsaka sa mga kalang LPG, liquefied petroleum gas po yun, may hangin. Nilagyan ng hangin yung tubig. Kaya bumubuga yun. Pakaiwasan po yung pagdating ng mga air sign. Susunod, cancer, water element. O, mag-iingat din tayo sa mga ilog, biyahin ng tubig, at mga pamamasyal kasi, pati sa lunod. Kasi po, water element, water sign ang cancer. Mga paglubog ng barko, kasama dyan. Kasama. Pagdating ng Leo, ang pakaingatan po natin, muli, paalala, sa pechang 8 at sa pechang 4, 8 or 4, ay hindi na natin makokontrol kung hindi mo control. Ang aksidenteng ganon ay pakaingasan dahil fatalistic po yung mga pangyayari na yun. Fire sign po ang Leo. Susunod, Earth sign uli. O, susunod, Libra, Air. O, ang Scorpio naman, Water. Ang Sagittarius, Fire. O, ganon din po sa una. Para makaiwas po tayo noon, kung makita natin ganon na, wag na tayong umiwas. Ang pag-iwas po, kung makita mo ganun, huwag ka nang tumuloy doon. O eh, sa case nga, senior nina Catherine at Daniel, katulad ng ito. Sa sasakyan nga, dahil Earth si Catherine at si Daniel ay, anong ang element niya? Earth fire? Ang Taurus, ang Aries ay Fire. Ah, si Catherine ang Fire. Ang best po tapos dito. Si Daniel ang Earth. So, ano yung nakikita niyo pwede nilang iwasan para malayo sa ang best po dito, huwag kung bubili ng sasakyan, una, wag nga kulay itim. Iwas eh. Umiwas ka doon. Fatalistic po yun eh. Kasi Daniel, silang dalawa. Bumili ng, ano yan, ng sasakyan. Ng kulay na itim. At saka yung plaka. Ingatan nyo po ang plaka na may numero na pag nirundo sa single digit ay 8 or 4. Yun po. Ha? Pero ito si Daniel Fernando, dahil 26. Daniel Padilla. Taurus. Senior yung Daniel Fernando, makaka-level mo yan. Governor namin sa Bulacan. Kasi sa Bulacan. Hi po, Governor. Mapakahusay pong Governor. Okay. Ang aming Governor, yung pong artista. Ito po si Daniel Padilla. Dahil Taurus, Earth sign, dapat mag-ingat doon sa mga aksidenteng may kaugnayan sa Earth. Malalaking truck. Kung nakakotsi siya, babanggay siya ng malaking truck. Pagkaguho, so landslide. Oo. Ito naman si Catherine Bernardo. Aries, Fire. Oh, mag-ingat ka, Catherine, sa barrel. Fire agad yun eh. Tsaka sa mga mararahas. Mag-ingat ka sa mga lumayo ka sa mga taong high blood. Mabilis magalit. Kasi yun po ay mga fire. At tsaka mismo sa sunog. Huwag ka nang manghahas na matapang kasi ito eh. Huwag mong panghahas na kaya mong labanan ang mga hindi mo namang control na kapalaran. Yun po. E paano yan? Yung latest teleserya nila na gagawin ni Daniel, action. So, mas prone sila sa accident pag mga ganyan, di ba? So, anong mga ang kapatner niya ba? Si Catherine? Si Catherine at si Daniel. Yung bagong teleserya nilang gagawin sa ABS-CBN, action. So, anong paano sila mag-iingat? Ang bagay na bagay sa action, ito talagang Aries eh. Supporting lang itong si Daniel kahit ito umawak ng barel at makakailangan dito matinding pagtuturo, pag-arte sa aksyon. Kasi mahihain, timido, tutulak pa. Pero si Katrin, sabihin mo lang, sigurado, magaling to sa aksyon. Kasi fire type, fire sign yung Aries eh. Tsaka talaga sila Aries. Kahit patalunin mo to sa ilog na walang tubig, kakayanin niya yun. Ilog na walang tubig, tatalunan niya, senyor. Oo, makakaligtas siya eh. Kasi water yun, hindi naman fire. Pero sa parang gilid ng vulkan, huwag siyang lalapit sa Taal Volcano. Kasi makaakit ka, Catherine, sa ganda ng apoy na mapanganib. So, huwag siya munang mamamasyal sa Mayon na ngayon pumuputo. May dadagdag lang ako. No? Okay. Paano mag-ingat? Okay, katulad nung sabi ko kanina, yung introduction ko, yung mga pangulo ng Amerika na assassinate tuwing Friday. Minsan nga, Friday the 30th. Ganon din naman sila. Paano ka mag-iingat? Una, iwasan mo sumakay sa kulay itim na sasakyan kung halimbawa mag-shooting kayo. Okay. Kung ako director, sasabihin ko, palitan mo yan, wag itim. At halimbawa, itim na nga'y sinakyan, ang pecha pa'y 4:30, nag-taping tayo ng A4, ng 13, ng 22. Eh ba tayo mag-taping nun? Eh yun nga yung
fatal number ng mga 8. Okay. Kung ako. Tapos, bukod dun, yung mga pecha, dapat wag ding January to February. Yun yung sinasabi niya na yun yung Saturn period. Period of Saturn. Yun nga, pag nagkasama-sama yung kulay, araw at pecha, yun ang dapat iwas. Tama, wag magkasama. Ang tawag dun eh, nagka-alignment ng mga bituin. Okay. Pero ang tawag ron, nagka-alignment ng darating yung fatal accident mo dahil nagsuot ka ng itim, alas 8 ng umaga. O alas 8 ng gabi. Alas, tapos, halimbawa, na-accident si Catherine Bernardo sa, hindi naman sa ano na, sa sasakyan. Mangyayari dito dahil fire, masusunog yung sasakyan. Oy, dito naman kay Daniel Padilla dahil earth, malamang mahulog siya sa bangin. Oy, na mababag sa kanya. Kaya wag nating gawing magsusuot ng itim, tapos 4:13 o... Iwasan. O 20 to 31 ang pecha ng shooting, tapos saka isa pa yung 8:17 at 26. Tapos nagkataon pang Friday at Saturday. Dalawa yung fatal day, Friday at Saturday. Yun lang ang dapat nilang gawin. At ban lamang naman makaiwas sila dun sa fatal number na 8. Ayan. Sa mga Katniel fans na nakatutok sa atin ngayon, katulad nung kanina yung nagpapa-shoutout, ayan, iparating nyo po yan kina Katrin at Daniel. Ha? Baka mabigyan natin sila ng babala. So, mag-shoutout muna tayo sa mga nanonood sa atin, kina Miss Ophel Francis Stewart. Good morning sa inyo kay Mildred Frago Rualo. Good morning po sa inyo, Maestro. Mga suki natin to. Suki natin. Oh. Saka si Yang Ramos Barnachea. Hello po. Hello din. Thank you for watching. Ayan, marami po kayong malalaman dito sa aming talakayan kina Maestro at Senior. Kaya tutok lang po kayo at sa mga gustong magtanong tungkol sa inyong mga favorite stars, sa inyong mga idol, mag-comment lang po kayo para mabasa po namin later on. Ha? Ito, meron na yata. Ayan. Oo nga, may mga tanong na, katulad yan. Maestro, sige Maestro, ikaw ang magbasa ng tanong. Maestro, ask ko po, paano ko po paiiralin ang Jupiter sa buhay ko? Ang birth date ko po ay April 12, 1990 at ang destiny ko po ay 8. Patulong po, Maestro. Ako, patulong daw. Pamalaki din natin. Para mapairal mo yung Jupiter sa buhay mo, huwag ka na magsuot ng destiny number mong 8. Ano ba ang destiny number ng 8 na huwag mo nang isuot? Yung mga kulay na itim. Ano ngayon ang destiny, ay birth date ng 12 na Jupiter? Asul ang kulay ng Jupiter at pwede rin ang kulay na pula. Pagkatapos, huwag kang makikipagkaibigang gano kung meron kang kachismisan o kakwentuang isinilang sa January, February, iwasan mo siya. Dahil sila yung mga 8 personality. Makipagkwentuhan ka o makipag-close ka sa mga Taurus. Ano yun? Katulad mo, Aris ka, ang Taurus, April at May ang birthday. Tapos, pwede rin yun sa Jupiter, November at December. Dalawang klase para maiwasan mo ang 8. Huwag kang magsuot ng kulay ng 8 na itim at iwasan mo yung mga taong isinilang sa number na 8 at sa period na 8. At may isa pa pala, kung meron kang mahalagang lakad, huwag mong lakarin sa January at February. Lakarin mo to sa April, May, tsak, na magiging productive ang lakad mo at sa November, December. Ganun lang kasimple. Itatapat mo ang mahalaga mong gagawin sa buhay mo sa period of Jupiter. Okay, si Mildred Fragorwan, may tanong din siya. Senior, si senior naman. Ask ko lang po, nananaytim ba ang moon sign sa isang tao? Yes. Senior? Opo. Ang moon sign po ay nananaig sa isang tao, sa lalo na sa mga babae. Kasi yung tinatawag na buwa ng dalaw, ang tawag po doon, menstruation. Yung pong mens doon ay para sa buwanan, moon. Kaya po yun ang nakaka-impluensya, moon. At makikita natin, tumataas ang level ng tubig kapag ka full moon. Siyempre, parang mayroong paniwalaan. Oh, sa full moon. Ngayong February ba may full moon? Bawat full moon po. Kung bubuksan mo yung buko, di ba, usong-usong ay buko juice. Mm-hmm. Bubuksan mo yung buko sa araw ng full moon, maraming sabaw. Pagka naman binuksan mo yun, sa wala namang full moon, o papaliit ko, konti sabaw. Oh, nakita niyo po ba?
epekto sa tao ng moon, sa mundo, dumadami yung water. Kaya para sa isang tao, sa pulmon, dadami rin yung water sa brain. Kasi water element, water po yun, 99% ng brain ay water eh. Kaya po, tatawagin yun sa tradisyon ng mga superstition ay mabubuwang. Kasi si moon po, sa English, sa Latin, luna. Sa Tagalog, di ba, buwan. O, malapit sa buwan. Kaya po eh, ang mga taong sloping headline, super haba ng headline sa palmistry, super haba, napakahaba, halos lumagpas na doon sa pinakantaas ng Mount of the Moon, ay magiging mahahallucinate or malulunatic sa panahon ng moon. Kaya doon po makikita natin ang impluensya mana ang pananaig ng moon sa isang tao. Pero kung sakali ka naman, yung si Kathleen Aries, hindi po ganong mapaghaharian ng moon ang mga taong fire sign para po dun sa mga water sign yun. Lalo na sa mga bilugan ng muka. Kaya tsaka yung pinanganak sa 2, 20, 11 at tsaka 29 at sa mga water sign. Cancer, Scorpio at Pisces. Ganun po yun. Okay. Nadadagdag lang ako kung sa tanong niya, no? Kay Ma'am Mildred Pragurwalo, magandang taga-subaybay na. Magandang umaga po. Maestro and Senyor, ask ko lang po, nananaig din ba ang moon sign sa isang tao? Ganito kasi yan, ang buhay ng tao complex. Ibig sabihin, hindi mananaig sa buhay mo ang isang planeta lang. Habang nagkakaedad ka mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda mo, lahat ng planeta ay mananaig sa buhay mo. So, umiikot lang. Naging tama, cycle ang ating buhay, cycle ang ating kapalaran. Lahat ng planeta mananaig sa buhay mo. Halimbawa, Mars. Kailan mananaig sa buhay mo si Mars? Kapag madalas kang napapasok sa intriga at pakikipag-away. Bakit ano si Mars? Si Mars kasi si Mars ang ruling planet ng intriga at pakikipag-away. Kaya pala yung mga Mars. Kaya pagka ikaw, nakikipag-away o nakikipag-intriga, kasalukuyang nananaig sa buhay mo si Mars. Hindi mo lang alam. Kailan naman mananaig sa buhay ng isang babae ang moon o ng isang lalaki? Kapag siya ay in love. May dalawang planeta ng pag-ibig. Pag moon in love. Venus at moon. Okay. Kaya kapag si Ma'am Rualo ay muling na in love, kahit fire sign ka pa, kahit earth sign ka pa, darating ang impluensya ni moon sa iyong buhay. Kaya ang karamihan ng pananaig ng moon sa life cycle, developmental psychology, ay kapag dating ng teenage mo. Mananaig sa buhay mo si moon at Venus, kusa kang may in love. Kaya kapag ka nananaig na si Moon tsaka si Venus, yun yung tungkol sa pag-ibig. Pag naman nananaig sa'yo ang magandang karir, yun naman ang Jupiter. Papalitan mo lang yung mga tawag kasi yun ang nananaig sa buhay mo. Pero hindi natin nakokontrol yan, ha? Yun ang malinaw. Katulad nung pagkaunawa mo kanina, cycle ang buhay ng tao. Umiikot. So, kusa na lang silang dumarating. Pero pwede mo rin makontrol. Halimbawa na papasok ka sa intriga at pakikipag-away, sabihin mo sa sarili mo, hindi ko pananaigin si Mars. Iiwas ako magsuot ng kulay na pula. Iiwas ako sa period ng ganun, ng period of Mars, April, Mars. March, April. Iiwasan mo yun. Tapos iiwasan mo yung mga makipagkaibigan sa 9, 18 at 27. Kasi ayaw mo panaigin yung intriga at pakikipag-away. Nasa sa pag-control mo rin. Yung bang mga isinilang sa 918 at 27, yung ba yung mga sinasabi natin, mga chismosang kapitbahay? Iba pa. Yan naman yung, yung 918, 27. Sila yung Mars na nanaig sa kanila, yung fire sign. Kaya yung chismosang kapitbahay. Air type yun. So, papaliwanag naman ni Senior, yung chismosang kapitbahay. Ano ba yung chismosang kapitbahay? Ang mga chismosang kapitbahay, chismosa at chismoso ay nasa air sign ng marami. Kasi po yung chismis at chismoso, chismosa, kailangan mailabas nila yung air sa katawan. Maiuugnay nila yon, mailalabas nila sa pamagitan ng pagkukwento at pakikipag-chismis. Minsan niya, kahit wala silang kausap, salita ng salita. Kasi lalabas po yung hangin, air element po yung may numero nga at may mga element yung lahat ng nangyayari sa buhay. Yung chismis ay air element. Kaya po sila palasalita, kahit nag-iisa, salita ng salita. May letra, hindi pangkaraniwan, hindi yung kinakausap lang sarili ng tahimik. Yun po ay mga air. Sino yun? Gemini. Meron ka bang kaibigan Gemini?
tingnan mo. Sasabihin mo pa nga eh, salita ng salita, ayaw mo nang kausap. Tsaka yung, ano pa yun? Aquarius, saka tatlo sila eh. Libra. Sila po yung mapagkakamalan, never a dull moment. Kaya ma-indab ko pa sa kanila eh. Kasi, ala naman silang katigil-tigil. Kung sa love life yun, never a dull moment. Pero totoo nun, walang kabuluhan ang kanilang mga pinagsasabi. Pampasaya lang sa sarili nila. And senyor, i-discuss mo yan sa day kay maestro kasi for sure, marami magtatanong siya. So, nagbigay lang tayo ng teaser ngayon. Pero yung mga ganyan, i-gawin natin detalyado sa day kay maestro sa Feb 14, dito pa rin po sa aming FB Live. Ayan, natin sila. Nire-remind lang po namin, may lima po kaming pipiliin para po makadate ni na maestro and senior sa Feb 14, 9 a.m. dito po sa aming FB Live. Yung extended po yung yung deadline of submission hanggang Feb 12. So, bumili po kayo ng Bulgar every day at mababasa niyo po yung mechanics kung paano po makakasali sa aming date kay maestro at kay senior Socrates. Pero pa siya, ano pangalan niya bago natin suki? Miro. Yung isa nasa, pa, bago natin suki yun. Sagutin muna natin bago tayo kumunta kasi yung tatlo kay, meron isang bago eh. Ang bilis-bilis ng oras. Victoria. Oh, yeah, yeah. Victoria. Bago yan, ha? Aceituno. Si Victoria Aceituno. Okay. Good morning sa inyo dalawa, maestro at senyor. Tanong ko po bakit di kaya ako swerte sa love life. Oh, di siya swerte. September 7, 1987 po ang birthday niya. Makakapag-abroad ba siya this 2020? Hindi po kayo nag-iisa. Iniisip mo lang pong hindi ka swerte sa love life. Ito po, birthday mo 7. Malamang, nabasa mo na sa mga column natin ito eh. Ang mga taong 7, inihintay ng kanilang swerte sa malalayong lugar. Doon po ay face-to-face, makakaharap po yung mga swerte mo. Yung hindi po ako swerte sa love life, wala ka pong swerte dito sa atin. Nandun po sa abroad. Oo, nandun. Okay. Nandun po yung bakit hindi kaya ako swerte. Doon po, face-to-face, mukhaan, makakaharap po ang iyong soulmate. Kailakasan mo ang loob mo, mag-abroad ka. Sabi ni Maestro nga eh, yung tanong na abroad eh, pangkaraniwan na sa baka bagong panahon. Ano ba yan, senyor? Yung swerte niya, Pinoy or kapwa niya ba Pinoy or foreigner? Kung sino po ang ibigay sa iyo, face to face, makakaharap mo doon. Paano niyo malalaman? Oh, kung foreigner, face to face. Sumulat titibok siya. Po ang puso mo eh. Oh, sumali ka. Victoria, sumali ka sa date kay Maestro. Ituturo ko sa iyo kung paano ka suswertihin sa love life. Ngayon, ito, kahit di ka pa sumasali, sigurado ko sa iyo, ito hindi ako magkakamali. That's it. October. Makipag-relasyon ka sa mga October. Birthday nga pala. Suswertihin ka. Birthday ni Maestro. Masayang kasama ang mga October para sa mga September 7. Kaya kung may makakarelasyon sa October, magkakaroon ng bagong kulay ang kanyang buhay. Pero titingnan pa rin natin sa guhit ng palad. Kung talagang October ba yung kanyang makakatuluyan. Ayan, Miss Victoria. Yun ang magpapasaya sa kanya. May tip na siya ngayon. Ngayon at least. Yung mga makikita niyang guys. Tanungin niya agad ang birthday. Yun agad yun. Ha? Pag nakita mo. Kahit regardless guwapo or hindi, October ka ba? Hindi, tsaka magugwapuan siya. Pero siyempre, mas okay kung guwapo. Kaberte niya para si Master. Ayan. So, okay na tayo kay na Catherine at Daniel. Ayun, ang ano lang natin, paalala lang. Hindi naman po namin sinasabing mangyayari talaga. Paalala lang din, malay naman din natin. Mas maganda naman yung nag-iingat. Nasa kasakali lang. At ang career naman nila, sabi nyo nga po, maganda pa rin ang takbo hanggang dumating yung 2025. Tama ba? Napaka-peak ng karir niya. Oo. Dahil 8 ay. Okay. Strong number, peak lagi ang karir. Lagi silang... Lagi box office queen si si Catherine. Lagi. Pati nahawap, nadamay pa niya si Alden Richards ha. Ngayon, phenomenal stars of 2019. Sina Catherine at Catherine at Alden. Okay? At sila na rin, sabi nyo nga kanina, compatible. So sila na rin ang nakikita nyo magkakatuluyan. Yan ang sinasabi ng kanilang mga number at ng kanilang mga zodiac sign. Ayan. Yan ang siyempre gustong marinig ng mga Katniel. Okay. Kina Jenilyn, bilis kasi ng oras. Anong oras na? Kailan lang kakaumpisa pa lang natin ngayon. Jenilyn at Dennis naman tayo para makover natin hanggang doon kay Aga. Jenilyn at Dennis. Si Jenilyn ay pinanganak noong May 15, 1987. At si Dennis naman ay May 12, 1981. Pareho pala sila ng
buwan ng kapanganakan. Nagkaiba lang, mas matanda si Dennis kay Jenny taong na 19. 6 years. Ito, destiny number. 19. 19, oh. Animal sign ni Jenny din ay rabbit. Ito yung mga on the go lagi, di ba? Tama ba, senyor? Oo, oh, active, very active. Oo, si Dennis naman ay rooster. So, ano po ang nakikita niyo kapalaran nila ngayong 2020? May kasalan bang magaganap? May kasalan na bang magaganap? Or uunahin pa rin nila ang career? Ito po si Jenaline ay pinag-aharian ng Chinese zodiac, Chinese animal sign na rabbit. Kaya pala, ngayon ko lang natuklasan, kaya pala siya ay sobrang anlakas ng libido. Naku, ano yan? Ang lakas ng karisma niya. I-rephrase na, karisma dati. Naku, karisma, o. Yung sex appeal. Sex appeal. Okay, napakalakas, mapapanatili yon hanggang siya tumanda. Napakalakas eh. Ito eh, hindi pang kananiwang gayuma. Kaya po mga... Nagayuma niya lang si Dennis? Hindi. Ang lahat ng mapalapit sa kanya, magagayuma niya. Kasi ang kakaibang kaibahan dito sa rabbit ay kilos pa lang nito eh. At saka hindi pa gumagalaw. Simula pa lang ng galaw. Yung galaw na yon, ang lakas na agad na pang-akit. Lalo na kung galaw ng galaw, edi para yung akit. Ang sino mang makatabi o makapalagayan loob ng may katagalan, maaakit niya. Pero mapang-akit pero hindi maharot ah. Oo, hindi maharot, mapang-akit po sobra. Meron siya sobrang mapang-akit. Yung pagiging Taurus naman niya, dahil family oriented nga po yung Taurus. Pero nahiwalay yata ito sa asawa, 'di ba may anak to? Kaya ito negative Taurus. Negative ang negative Taurus po ang kanya. Hindi niya mabubuo ang kanyang pamilya maliban lang kung makapag-asawa siya ng isa pang ito. Dennis Trillo, isa pang Taurus. So, ayun po, compatible, super compatible. Kasi kailangan po ni Jenaline yung taong makakaunawa sa kanya eh. Kasi negative yung nangyari sa buhay niya, negative. Eh kung Taurus din, ayun, mas na mas sila. Ano po si Dennis ba ng personality ni Dennis since pareho sila ni Jenaline ng birth month, pero magkaiba lang sila ng animal sign. Reserve po yung Taurus eh. Rooster si Dennis. Ang rooster po ay... Ang forma, ubod ng ganda naman. Ang ganda ng forma. Si ang mga Taurus po, ang mga rooster, ubod ng ganding pumorma. Saka sila po, sa totoo lang, itong rooster, saka si Maestro, hindi ko lang alam kung zodiac sign na, mga manghuhula ito eh. Mga manghuhula. Yeah. Eh hindi naman magandang para, maaga nilang nararamdaman ang mga mangyayari. Malakas. Kaya kailangan ni Jenaline, si Dennis, at... Si Dennis kasi, maaaring hindi niya alam, meron siyang kakayang malaman ang mangyayari palang mamiyang konti. Yun po yung binabalita ng manok eh. Sa madaling araw, titilaok ang manok. Kung marunong kayong bumasa ng tilaok ng manok, dun mo malalaman kung maganda pa o pangit ang araw na yon. Kaya, yun ang kakayahan ng The Rooster. May kakayahan silang malaman kung ano yung mangyayari. Kaya kailangan ni Jenaline si Dennis eh. Pakikinggan mo ang mga salita o babala o payo ni Dennis kasi siya po ay may kakayahan, maaaring din niya alam, na sabihin sa'yo kung ano magaganap. Napakasarap na tagapayo ni Dennis para kay Jenaline. Hindi ko lang alam kung rooster din to si Maestro eh, kaya magaling to manghula eh. Ano ba siya yung Maestro? Rooster. Oh, rooster. Nakita nyo? So makaka-relate ka kay Dennis? Oo, kasi siya yung super galing manghula eh. Oh, yun si Maestro na magsasabi sa'yo. Ng hula sa isa pang manghuhula. Etong birthday ni Jenaline Mercado, May 15, 1987. Mm-hmm. Kapag tiningnan natin ang birth date niya 1 plus 5, 6. Ang birth date naman ni Dennis ay May 12, 1981. Six. Yung 12, 1 plus 2, 3. Yung 1 plus 5 ni Jenaline ay 6. Ang ruling planet nun ay Venus. Ito naman kay Dennis, ang 1 plus 2 ay 3. Ang ruling planet nun ay Jupiter. Okay. Yung Jupiter at Venus ay compatible yun. Kaya sa numerology pa lang, compatible sila sa planeta. Sa mismong number naman, etong 6, tsaka 3, yun yung divisible by 369. Oh, yan yung compatible sila. Oh, sila magkaka-group. Oh. Kaya sa numerology, compatible si Jenaline at Dennis. Ganon din naman yung parehong Taurus. Tama si Senyor.
Bagamat Taurus si Jeneline, may pagkarabit, kaya kailangan ng isa pang Taurus na mag-aaya sa kanya na magkaroon na sila ng stable family life. Kaya hindi sila nagiging stable pa sa kasalukuyan. Pansinin natin, May 15 plus 1987, 2007, 2007, 20 plus 0, 7, 9. 2 plus 7, 9. Ang destiny number. Ganun din naman kay Dennis. May 12, 1981, kapag pinag-plus-plus mo yung May 5 plus 3 o plus 12 plus 1981, 1998. Yung 1998, kapag ni-reduce mo sa single number, magiging 9. 9 din. Kaya pareha silang number 9 ang destiny number. Okay. Bagamat magandang compatible sila doon, ito naman yung masyado silang kung ano-ano pa iniisip, bagamat mananaig. Marami pang priorities. Tama, marami pa silang ambisyon, pangarap. Ang mas dapat manaig sa kanila yung pagiging Taurus para magkaroon na sila ng stable family. Yun ang dapat nilang gawin sa panahong ito ng kanilang buhay. Pero ito bang 2020 perfect year para mag-decide sila for... Sa ano sila mag-ano? Sa number ng May 369. Kaya ang susunod na number, 2020, di ba? 4 yun, 4. Dahil 2 plus 2, 4. Ang susunod naman, 2021. Pag 2021, 5 ang susunod. Kaya sa 2022... sila dapat magpakasal ng ingrande at ng masaya. Tumama, sumakto dun sa... Sumakto sa numerology. Okay. Malamang yun din yung kanilang edad na may 369 na number. Okay, ayan. So, mas, sa mga fans naman nila, Jenlyn at Dennis, na eto malapit na yung Valentine's Day, sabihin nyo sa kanila, wag muna din mag... Sabagay, hindi naman din nagmamanali pa si Jenlyn. Pero mas okay kung magpapakasal daw sila ng 2022. Sa anong... Anong buwan kaya? Ang period of Venus tsaka period of Sagittarius ay April, May tsaka October to December. Yan ang mga favorable April, month May. Ng mga may planetang Venus at Jupiter. Katulad ni Jeneline at ni Dennis. So, ayan, sa taong 2022. Yung best time. Best time. Best time. Okay. So balikan natin yung mga nagtatanong sa atin. Sa single pakilakayan. Kanina na tayo kay Ana Dula Servito. Birthday niya daw ay June 3, 1976 at Gemini ang sort of sign. Anong kapalaran niya? Birthday June 3, Gemini. 1976. 6 plus 3, 9. 19 plus 7. Si Ana. Anong destiny number niya? Ang destiny number mo po, ang June ay number 6, plus 3, 9. 5 ang destiny number. 5 ang destiny number mo, Ana. Double 5. Ang numero ng Gemini, dahil may numero din ng zodiac sign, 5 din. Kaya double 5 ka. Magnegosyo ka iya. Kasi po, kasi ang ruling, ang numero mo ay, at ang birthday ay si Mercury, yung nakaka-influensya. Yung negosyo po, komersyo. Yung mayor po doon, si Mercury. Kaya ikaw, makikita, palipat-lipat ka ng trabaho, paiba-iba ka ng trabaho. Eh, kasi, hindi mo pa tinatamaan, hindi ka pwede doon eh. Ang pwedeng-pwede ka, magnegosyo ka. Hindi mahalaga sa taong 5 ang may puhunan eh. Kasi ang 5 po, ay kahit walang puhunan, yayaman sa pagninegosyo. Kung gusto anong mo. Anong negosyo ang pwede niya pasapin? Kahit ano po, dahil ang mga 5 ay... dakilang negosyante. Ibig sabihin nun, hindi na kailangan ang anumang klase ng negosyo, kundi ano, mag-isip ka kung ano negosyo mo, yun na. Hindi ka mukha ng iba na dahil fire ka, kailangan pa fire. Business, earth business. Ang mga taong 5, mga anak ni Mercury, napakagaling sa negosyo o sa pagbibenta. Kaya, hindi na mahalaga yun. Kung gusto mo, benta mo yung bakanteng lote dyan sa inyo. Kung gusto mo pa, ibenta mo yung sarili mo. Para yumaman ka. Ibig sabihin, maging tagapayo ka. Ibebenta mo yung sarili mo dahil napakagaling mong magpayo eh. Kakaibay yung talino mo. Sa ganun lang, senyor, hindi benta yung sarili. Hindi, hindi iba po yun. Hindi, para dyan sa Gemini magbebenta ng gano'n. Ikaw po ay pwede mong ibenta yung talent mo eh. O, yung talent? Oo, yayaman ka. Magtuto ka ng isang talent, yun ang ibebenta mo. Sigurado yung yayaman ka kasi ang Gemini po, napakagaling sa pagtitinda or pagbebenta. At kung may tanong siya sa kanyang love life,
Winkel, paano nga makakasali sa date kay Maestro? Ito, babasahin ko lang ha. Kung sa mga gustong sumali sa date kay Maestro para maitanong nyo yung mga mas gusto nyo pang detalyadong tanong, sagutin ni na Maestro at Senyor, ipadala lamang ang inyong tanong tungkol sa inyong kapalaran, kasama ang inyong birthday, guhit ng palad, at selfie, yun ang pinaka-importante. Selfie kasama ng vulgar like this one. Bumili kayo ng latest ha, at yun ang gaminin nyo pang selfie. Baka naman 1981 pa yung pang selfie yung dyaryo. Guhit ng palad at selfie kasama ang vulgar newspaper hanggang February 12. At i-email ito sa datehonoriosocrates@gmail.com or i-private message sa aming Facebook page sa Bulgar, at presto, sasagutin na yan ni Maestro at Honorio kapag kayo yung isa sa limang napiling manalo para makaharap sila. Ayan. At syempre, bukod dyan, may mga freebies pang ibibigay pang Valentine dahil ganyan ka-generous ang Bulgar. Okay? So, magbasa lang po kayo lagi ng Bulgar everyday. Ayan. Para yung sa, kung sa mga naguguluhan kayo sa mechanics, makikita niyo po yan. Nandiyan po, ayan. Date kay Maestro. Kita niyo, ayan, nandiyan. Hinapin niyo lang po. Okay? So, katulad po na sinabi niyo, ayan, Jenlyn at Dennis, 2022, mas okay na magpakasal. Best time. Best year. Okay? Para naman, ito, huli na tayo, ha? Kasi mag-overtime tayo dahil nalimpi naman tayo, si Agamula. Ayan, sa Agamulak. Mga fans ni Agamulak na naging successful ang kanyang Miracle in Cell number 7 nitong nakaraang film festival. Si Aga, may mga nagtatanong, after niyang ngayong maging box office king for 2019, mauulit ba ang kanyang kapalaran? Magkakaroon ba siya ng success, another successful movie ngayong 2022 kung gagawa ulit siya ng movie? Tama ba na ituloy-tuloy niya na yung career niya or magpahinga na muna siya? Ano po ang nakikita niyo sa kanyang kapalaran ngayong 2020 dahil pinanganak siya noong August 12, 1969 na itong surprising nga, Maestro, isa ring rooster. Diba? Katulad ni sino ba yung rooster? Dennis Trillo. At ang nakakagulat pa, lahat ng diniscuss natin ngayong celebrities, ang destiny number nila ay number 9. Oo man. Diba? First time na yan, lahat-lahat po sila, number 9. So anong magiging kapalaran po ni Agamulak ngayong 2020? Una po, ang lahat ng taong 9 o na, may number, bit na number 9, tiyak na yayaman. Kaya po sila lahat mayaman. Ikaw? Mayaman na si Aga. O, ikaw, kung ikaw taga-subaybay. Mayaman pa. 9 ka ba? Yayaman ka. Oh, yung iba nating sasali, paunang impormasyon, taong 9 ka ba, yayaman ka. Pero hindi po yun ang mahalagang makita natin. Dahil hindi naman dahil yumaman, hindi na maghihirap. Dapat po, dahil ibibigyan sila ng kanilang kapalaran, ng pagkakataong yumaman, mahalin mo yung nasa yung kayamanan. Huwag kang bulaksak at pampagpahalaga ka sa mga biyaya. Dahil muli, ang taong 9 ay tsak na makakahawak ng kayamanan. Eh, pero mamaintain mo ba yun? Kaya, maging masinop at mapagpahalaga sa yaman o sa biyaya. Kaya kung ikaw ay taong 9, tinitiyak na yayaman ka naman at makakahawa ka ng yaman, eh mapagpahalaga po tayo dapat sa kabuhayan. Kaya po, ito po uli. Ito namang si Agamulak. Sabi nga, bestseller o top grosser yung pelikula niya eh. Pero parang may kaugnayan yun sa Korean tema. Yung Korean novela, yung adaptation ng Korean novela yung ginawa nila. Tayong lahat, hindi lang si Agamulak, makikita mo may isang formula of success. Sumakay ka sa panahon. Kaya kung gusto niyang muling maulit-ulit top grosser, huwag kang tanggap-tanggap ng kung ano-anong project. Pag-isipang mabuti. Oo, dapat mamili ka, sasakay ka sa panahon. Kung sakaling mabili pa ang Korean novela sa panahon na yon na ino-offer ka, tanggapin muli. Kung napansin mong hindi na yun uso, maging umauta ka aga kasi may edad-edad ka na rin. Sabi ni Maestro kanina, mananatili kang shining star habang panahon, kamukha ng mga artistang matagal na. Pero malamang, hindi ka basta gaganap ng mga offer sa'yo. Mamimili ka kasi experienceado ka na sa pinilakan tubing eh. Sa movie industry. Iyon, ipagpatuloy mo. Yung pagiging rooster,
Kasi po ang rooster, maganda balahibo, magandang tumindig. Yan po yung mga forma ng mga artista eh. Artist tayo po yung mga rooster. Kaya ito si Masistro, sabi nga doon sa libro na, pinakagwapo sa aming magkakapatid eh. Kasi the rooster pala siya. Yun naman ang katotohanan. Ituloy na natin kay Aga, no? Rooster. Alalahanin natin na ang kanyang birth date ay August 12, 1969. Yung kanyang birth date, 1 plus 2, 3. Yes. Jupiter. Yung mga Jupiter, walang maliit na pangarap at walang maliit na accomplishment. Laging malaki. Kasi yung Jupiter, giant planet. Oo. Kaya si Aga, laging magiging malaki ang karir. Dagdag dito, bukod sa kanyang pagiging Jupiter, siya ay may zodiac sign na? Rooster nga. Leo, zodiac sign. No? Yung August. August 12, Leo. Ang mga Leo, katulad, ang planeta niyan ay Sun. Kaya si Aga, bagamat may edad na siya, tuloy-tuloy uling suminag yung kanyang maliwanag na sun sa langit. Kaya nagsisimula uli siya ng panibagong napakaliwanag na karir. Kung maggagawa uli siya ng pinikula, mananatili yung pagiging sun na nai-impluensya sa kanyang karir. So ibig sabihin, Maestro, dahil Jupiter siya, na sun pa, walang pagkalaos si Aga Muna. Tama, yun ang keyword. Wala siyang pagkalaos dahil yun ang nakasulat sa kanyang kapalarang Leo. Nakita mo na mahinga. So, nagpapahinga lang. Natakpan pero, lang ng ulap. Pero nung bumalik, talaga namang napaka... Bumuli. Yun ang kanyang kapalaran dahil nagkataon na ang kanyang birth date ay August 12, 1969, na naiimpluwensya ng planetang Jupiter, isang napakaswerteng planeta, at naiimpluwensyahan din ng planetang Sun na isang napakaliwanag na planeta na nagbibigay swerte rin sa lahat. Oh, kaya pala napakaswerte ni Aga. No? At wala siyang pagkalaos. Sa love life, anong nakikita nyo? Kasi tahimik yung love life naman nila ni Charlene. Diba ilang taon silang kasal? Wala tayong birth date ni Charlene. Pero kung si yung misis niya ay ruling planet, ay ang element ay fire din, Aries, Sagittarius, at Leo. Tugma sila. Tapos yung birthday, kung sumang 369 din, compatible sila. Tuloy-tuloy yung maligaya nilang pamilya. Okay. So si Aga, ang payo lang natin kay Aga, sabi nyo nga walang pagkalaos, pupili lang siya ng proper project, right project, para kumbaga maulit yung tagumpay ng kanyang miracle in cell number 7. Pero sa kanyang kalusugan, may nakikita po ba kayo na mga dapat pag-ingatan? Kasi ngayon, di ba, medyo si, chubby-chubby na si Aga. Ito po si Aga Mulak, dahil nasa zodiac sign na Leo, meron po siyang nunal dito sa may dibdib eh. Mm-hmm. Kasi meron po ang bahagi, may, ang bahagi ng katawan, ang bahagi ng katawan ng Nang lahat ng tao may katumbas na nunal. Sa, kaya ang Leo, ang bahagi ng katawan niyang magkakaroon ng marka dito sa dibdib. Kaya siya ay may nunal dun sa dibdib. Pero dahil nasa Leo pa rin siya, marami siyang muka, din sa marami siyang nunal sa muka. Kaya habang lumalakad na pa rin, nadadagdagan yun eh. Huwag mong tatanggalin yun kasi napakaraming swerte nun eh. Ang maraming klase ng swerte. Ang pinakaswerte sa lahat ay ang Leo. Kaya hindi siya mauubusan ng swerte. Sabi nga ni Maso, umuulap lang pero hindi nauubos yun eh. Kaya po ang tanong na... Kaya ang tanong ko kanina ay sabi ko nga, ano bang mangyayari sa kalusugan niya? Ito. Sa puso po ang Leo eh. Fire sign, puso. Pakaingatan mo po yung puso mo. Kasi yun ang bahagi ng katawan na para sa Leo, kaya magkakaroon siya ng nunal o peklat sa may gitna eh. Kaya yun po, puso ang pakaingatan mo. O kung ang puso po, ang sakit ay kung high blood, o, dapat mag-maintenance ka. Saka yung sobrang exercise, huwag kang makikinig sa mga pinapayo natin ng mga payo-payuhan na sobrang exercise. Hindi pwede po sa'yo. Habang nagka-konting exercise ka na lang, hindi pwede physical fitness. Konti na lang kasi yung puso po ang iyong pakaingatan. Dahil po rito, puso. O muli, ang puso po, daanan ng dugo eh. Kaya sa dugo din, mag-iingat ka. Dahil yung po, dumadaan ng dugo. At saka, mahirap paniwalaan, pero yung pong hangin ay kailangan din ng puso. Mag-practice ka po nung madalas mong dahil tinatawag na paghingang ganap
ng mga yogi. Yung pong ihinga kapata. Yung po matagal ng paraan ng tamang paghinga. Nung umunlad ang medisina, inangkin nila. Pero wala pang medisina, meron ng paghingang ganap ang mga yogi. Yung ihinga ka ng maraming hangin, dahan-dahan mo ilalabas. Ihinga ka ng maraming hangin, dahan-dahan mo ilalabas. Para yung heart, dadaan doon ng hangin, sariwa yung hangin. Kasi hindi lamang po yung hangin para sa baga, para din sa puso. Yun ang para sa kalusugan mo. Ayun. So yun ang dapat pag-ingatan ni Aga Mula. Si Maestro, may dadagdag ka pa? Bukod dun sa puso, dahil ang August 12, Leo nga, yun sa ulo din. Kasi sa ulo. Ang ruling planet niya, Leo, may kaugnayan din sa ulo bukod sa puso. Kaya ingatan niya rin yung mga bahaging pang-itaas niya. Okay. Pang-itaas na ulo lang? Hindi okay. Yung pang-ibabang okay. Ulo. MPRCB na rin po tayo. Ayan. Sa mga tanong pa, may tanong ako nabasa kanina. Nagtatanong tungkol sa sun sign daw siya, Mike. Ito si ano. Hindi, ito si... Nasagot na pa iba to. Ano ang kaparaan lab team? Kay Jasmine Salas Mendoza. So, fan to ni na Jack Roberto tsaka ni Barbie Fortesa. Ano daw magiging kapalaran? Artista pala yun. Love team nila ngayon 2020. Hindi natin alam ang birthday, pero... Sila po yung napapanood natin si Barbie, yung isa sa bida sa... anak ni Biday versus anak ni Waray. Ah, siya ba yun? Ngayon. O, ano po, mag-boyfriend po yan si Jack tsaka si Barbie. Ano pong... Ay, hindi na, sabi kung ano yung birthday. Dapat sinabi mo kaning birthday kasi pero, din okay, okay na lang din po yun. Uh-huh. Pero yung letter J, ang lahat na may pangalan na may first letter na J ay pinagharian din ng buntalang ng planetang si Jupiter. Ah, Jupiter din. O, kaya ito po ay mataas na tao at mayroong ambisyon. At may katangusan na ilong. Hindi natin nakita. Pero dahil yung J ay Jupiter. Okay, matangos sa ilong. Ito naman po si Barbie, yung letter B doon ay Venus. Yung pong Venus nandoon sa Biyernes, kaya Venus yun eh. Mm-hmm. Biyernes sa Pilipino, bimbo yun sa Kastila, Victory, Biyernes. Kaya po, Venus. Venus kagandahan. Naman yung nagahan, kagandahan, sexy. Sexy body itong si, hindi natin makita eh, pero sexy body itong si Barbie Fortesa. Ngayon na si Venus at si Jupiter nagsama doon sa love team. Ito po, ang nagpapasaya sa Jupiter dahil malulungkot ang buhay noon, yung Venus. Ang gagawa, si Venus naman, para matupad ang kanya mga ambisyon, kailangan niya si Jack B. Pinrovide ng ating staff na ayun si po. Twinkle. Ang birthday daw ni Jack ay December 1990. Ang December 2 po ay Gemini, ay Sagittarius. Kaya nga J, Jupiter, nakita ang nagahari sa December 2 na Sagittarius, Jupiter. Tama-tama po yung Jack doon. Pero ito si Barbie Fortesa, July 31, 1997, ay Leo. Leo po siya. Fire sign silang dalawa. Doon sila, naging love. Maglab. O mag-ingat ka, parehas kayong fire. Baka kayo... Sumabog. Hindi, baka kayo matangay ng init ng pagmamahal. Maghihiwa-hiwalay kayo paminsan-minsan kasi baka kayo mag-alab. Parehas ang ningas ng inyong apoy. Maaga kayong magkaroon ng... Pamilya, oo. Ito ba yun? Ako, fire na. To fire eh. In fairness naman sa dalawang yan, ang career ang priority nila ngayon. Okay. Kay Isabella Aldama, thank you po, Maestro and Senior. Year of the Horse daw siya. At April 12, 1990, ang kanyang birthday. Maswerte ba siya ngayon 2020? April 12. April 12, 1990. Yung... 1990. Oh, teka. Ang April ay... Aris. Ang panahon ngayon ay 2024. Year of the Rat. Sagittarius yung... Katumbas na sa... Yung rat. Pong pinapaliwanag ni Maestro nung nakaraan, ang bawat Chinese animal sign may katumbas na astrological western sign. Sagittarius po yung rear of the rat eh. Kaya fire. Ito naman April, Aries, fire. Kaya masasabing may swerte ka ngayong taon na to.
kasi parehas na fire yung Year of the Rat at yung Zodiac sign na Aries. Yun po. So, suswertihin siya ngayon na ito. Sa career and love life. Sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, meron kang may swerte naghihintay sa'yo. So kung may tanong ka pa, sumali ka rin sa aming date kay Maestro sa Feb 14, okay? At bumili ka ng Bulgar Everyday para maging updated sa mga sinusulat nila sa kanilang column, like yung ito yata si Is karunungang lihim, kapalaran ayon sa numero. Kapalaran ayon ito sa inyong palad. Ito po yata si si Isabel. Ito po yata ay taga Cavite. Carmona. Parang natanda ko yung pangalan mo eh. Sumali ka sa date ni Maestro. Marami kong sa yung ibabahaging magagandang kaalaman. Oh, dahil parang natandaan ko, ganun ang pangalan ng fans namin ni Maestro na taga Cavite sa Carmona. So ayan, ako, natapos na naman yung oras natin. Ang bilis. Ang isang oras. Pero at least na-discuss natin yung kapalaran ng mga sikat nating artista. And next week, yung final episode po ng ating special episode ng hashtag Celebrity BTS, ang mga itatakal natin ay ang buhay at kapalaran nina Mr. Provinciano, Coco Martin. Ayan, sa mga fans ni Coco, abangan nyo po si Coco Martin. Ang naliling sa kanya, syempre, na si Julia Montes at na nagbabalik showbiz din ngayon, si Yasi Pressman, na sinasabi lang naman na allegedly third party kina Coco at Julia. Alamin din natin bakit ba siya laging na dadawit doon sa tambalan ng dalawa. At saka ang itong couple na to na inspiration sa marami, sina Asia Songbird, Regine Velasquez and Mr. Augie Alcasi. So next week, abangan niyo po yan dito sa hashtag Celebrity BTS. For the meantime, ayan, bago po tayo magpaalam, batiin po natin yung mga nanonood sa atin ngayon. Sina Miro Posadas, Josie Miro Posadas, ayan, parang si naman. Si Josie. Gurney Pugas, ating magandang accounting staff. Thea Janica, Justin Taguno, na nakasama natin sa editorial department. Tsaka si Jersey Sanchez, mga masisipag nating staff to, Ronald Yonico, Joy Assis, Felina, sino pa? At kayo, may mga personal kayong gustong batiin, Maestro? Babatiin ko lang po si Cecil Castillo, Mildred Ruwalo at Eric Flores. Sila po yung mga personal nating fans. Maligayang araw po sa inyo ng mga puso sa darating na February 14. At nagpapasalamat na rin po ako sa mga taga-subaybay natin sa Celebrity BTS at sa mga nagbabasa ng pahayagang Bulgar. Maraming salamat po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Sabado. Same time. Hindi na po ako babati sa marami natin taga-subaybay. So sobrang dami. Baka may magtampo pa. Napakarami po talaga ng sumusubaybay sa mga column natin sa Diaryong Bulgar. Ang gusto ko lang po sumali po kayo sa date ni Maestro. At tatanggap po kayo bukod sa regalo ng aming kumpanya ng lucky bracelet na pwede kayong mag-wish. Wow. Kung ano man ang wish nyo, matutupad. Lalagyan po namin yun ng powerful divine prayer para muli, sumali po kayo sa date ni Maestro. Kung kayo po yung mapalad, mayroon kayong matatanggap na regalo sa amin ni Maestro bukod pa sa regalo ng aming kumpanya at ni Ma'am Janice. Nako, ayan. Parang gusto ko din sumali. Parang gusto ko magkaroon din ng bracelet. Pampaswerte ba yan sa career and love life? Ang oras yung pong nandun. Sa ang paksa po tungkol sa orasyon para sa Holy Week. Pero ganun pa man, ang aming pinamimigay, nilalagyan po namin yung orasyon yun eh. Pero sa Holy Week, hindi ko sigurado kung meron tayong ganito rin. Nandun po yung mga orasyon para sa Holy Week. Tuturuan po namin kayo ng mga orasyon. Divine prayer. Powerful divine prayer. O, kaya inaanyayaan po kayo sumali sa date ni Maestro. Special makakatanggap po kayo ng lucky bracelet na ang pamagat, make your wish and it will come true. Bago po natin, bago tayo magpaalam, pagbigyan po natin yung isang fan nyo, may humahabol pa. Nakabili daw siya ng book nyo, yung book kay Maestro. Asan na ba yung book natin kay Maestro? Wala na. O yan. Makakabili pa rin po kayo, available po pa rin po yan dito sa Bulgar. Pakisagot lang po yung kapalaran niya, si Brensky FCS. Kapalaran daw niya at ng asawa niya, January 19, 1979 at February 30, 1967 yung birthday nila.
Ayan, bago po tayo magpaalam. Yan po, ang zodiac sign mo po ay Capricorn. Nadinig niyo po ba yung sinasabi ni Maestro? Ang Saturn po ay January to February ang planeta. Kaya po eh, ikaw ay ang negosyo magpapayaman sa iyo ay may kaugnayan sa pag mga domestic product or the fruit of the earth. Kaya ikaw po ay pinapayuhan na magnegosyo doon sa grocery, sari-sari store or mga prutas, gulay. Ang iyo naman na pangasawa per February 13 at saka 19, 1-4. Ikaw po ay 19, 1. Yung 13 naman, 4. Yung pong date ngayon, year 2020, ay para ay 4. 2+0, 2+0=4 po yun eh, pag ni-reduce. Abangan mo po, maging listo ka, maging mapagmatsyag ka, at mayroong malaking swerteng darating sa'yo ngayong year 2020 nang hindi makalagpas. Kasi taon po ngayon ng 4 na compatible sa 19 at pecha mismo nung 13, February. Muli, dapat listo ka, maging mapag-obserba ka at mapagbadyag. Nang hindi makalagpas, ang malaking swerteng iriregalo sa'yo ngayong taon na to. At kung may mga tanong ka pa, Brensky, sumali ka rin sa date kay Maestro at magbasa ng kanilang mga column para mas masagot pa yung mga katanungan. Okay, so natapos na naman po ang isang episode ng Hashtag Celebrity BTS. Gusto po namin magpasalamat sa lahat ng tumutok, sumubaybay sa aming online show dito sa Bulgar FB Live. And sa aming boss, sa si Ma'am Nida Season, sa buong support ang binibigay niya sa amin. Maraming maraming salamat kay Ma'am Rose para sa ating bagong stage design. Oh, at ganda. Sa ating mga staff, Mira and Twinkle Izquierdo. Maraming maraming salamat sa aming mga kasamahan dito sa Bulgar sa pagtutok. At sa inyo pong lahat, until next Saturday po, ito pa rin po ang inyong attentionist na bida, kasama si na Maestro Honorio Ong and Senior Socrates Magnus. Same time po, next week, 11 o'clock, dito sa hashtag Celebrity BTS. Bye-bye!